Narito ang pitong bagay na nagpapahirap ng husto sa iyong buhay. Kapag inalis mo ang mga bagay na ito, tiyak makakamtan mo ang tagumpay. Bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang ma-notify sa mga susunod kong video. Ang unang bagay na dapat mong iwasan na nagpapahirap ng husto sa iyong buhay. Ang una, ito ay ang fear or takot. Alam mo ba na kapag palagi kang takot sa mga bagay-bagay or natatakot kang sumubok, alam mo ba ito ang magiging dahilan at tulay para ikaw ay maghirap sa buhay? Alam mo ba na kapag pinagpapatuloy mo sa iyong buhay na palagi kang natatakot, nagampanan ang mga bagay-bagay na dumarating sa iyo, tandaan mo na malayo ka pa sa tagumpay. Dahil ipapaalala ko sa iyo, marami ng mga tao ang mga naging mayaman sa buhay. Wala silang propesyon o pinag-aralan, subalit ngayon natatamasa nila ang milyon-milyon at bilyon-bilyon na halaga ng pera at sila ay sikat na ngayon. Ano nga ba ang kanilang sikreto? Base sa aking mga natuklasan, sila ay may mga katangian na hindi sila natatakot sumubok sa buhay. Kapag alam nila na makakatulong ito sa kanilang buhay, ay agad nila itong inaaksyonan. Kung kaya't naaabot nila ang kanilang pangarap sa kadahilanan na hindi sila natatakot sumubok sa buhay. Kaya kung ikaw ay palaging natatakot, i-practice mo na ang iyong sarili na alisin na ang takot sa iyong buhay. Dahil ang takot, siya ang magdadala sa iyo sa matinding kahirapan. At kapag natanggal mo na ito sa iyong buhay, tiyak matatamasa mo ang tagumpay na matagal mo nang pinapangarap. Ang pangalawa na nagpapahirap sa iyo ng husto na dapat mo nang tanggalin at kapag natanggal mo na ito, tiyak matatamasa mo ang karangyaan at kayamanan sa buhay. Ang pangalawa, ito ay ang limiting belief. Alam mo ba na kapag meron kang katangian na limiting belief, ito yung katangian na sinasabi mo sa iyong sarili na hindi mo kaya ang mga bagay-bagay, subalit kaya naman ng iba. Bakit nga ba nangyayari ang bagay na ito at bakit pumapasok ito sa iyong subconscious? Yung mga simpleng bagay ay sinasabi mong napakahirap. Ito na pumapasok yung limiting belief. Kahit meron ka namang talino at talento, subalit pinagpapaliban mo na lamang na gawin ang mga bagay na ito. Ang limiting belief ay nagdudulot sa atin ng matinding kahirapan. Tinutulak tayo nito para iwasan ang mga gampanin sa buhay or obligasyon. Halimbawa na lamang nito, binigyan ka ng offer ng iyong kakilala at ikaw ay bibigyan ng opportunity na magnegosyo. Subalit, inayawan mo lamang ang opportunity ito dahil sinasabi mo sa iyong isipan na hindi mo hilig ang magnegosyo at hindi mo kayang mag-handle ng mga customers. At dun pa lamang sa mga sinasabi mo, nagkakaroon ka na ng limiting beliefs. Binibigyan mo ng limitasyon ang iyong sarili na hanggang dito ka na lang. Kung kaya't makikita mo ang iyong sarili kung bakit ka patuloy na naghihirap kasi ayaw mong subukan ang mga bagay na dumarating sa'yo. Yung tipong masaya ka na sa sitwasyon mo ngayon at kontento ka na. At nililimitahan mo ang iyong sarili na hindi mo kaya ang mga bagay-bagay. Kaya kung gusto mong umasenso sa buhay, alisin mo na ang limiting belief na itong nagpapahirap sa buhay ng tao. Ang pangatlong dapat tanggalin mo na sa iyong buhay, ito ay ang katamaran. Alam mo ba na kapag palagi kang tinatamad sa iyong buhay, wala ka namang sakit, subalit nauubos ang iyong panahon sa mga walang kwentang bagay. Inuubos mo ang iyong araw at oras sa mga social media katulad ng pag-scroll sa Facebook, panunood ng telebisyon at pakikipag-chismisan sa labas ng bahay. Alam mo ba na kapag palagi mo nang ginagawa ang mga bagay-bagay na ito, asahan mong malayo ka pa sa pag-asenso. Dahil ang mga asensadong tao ay palagi silang busy. Ayaw nila na nasasayang ang kanilang oras. Kaya kung gusto mong yumaman, dapat time is gold. Lahat dapat ng ginagalawan mo ay dapat merong halaga, merong value, merong halaga ng money. Yan ang tunay na payaman.
Kapag alam mo na maghihirap ka, iwasan mo ang mga bagay na magpapahirap sa'yo, lalong-lalo na ang katamaran, dahil ang habit na ito ay magtutulak sa'yo sa matinding kahirapan sa buhay. Kaya dapat mo na itong iwasan habang maaga pa, tumindig ka na at umaksyon na habang hindi pa nahuhuli ang lahat. Ang pang-apat na maghahatid sa'yo ng matinding kahirapan at kapag tinanggal mo ito, matatamasa mo ang sobrang yaman sa mundo. Ito ay ang pag-iisip ng negative or masasama sa mga nakapaligid sa'yo. Alam mo ba na kapag palagi mo itong ginagawa, kahit wala namang ginagawang masama sa'yo ang tao, once na naging habit mo na ito, asahan mong malayo ka pa sa tagumpay. Iwasan mo rin na makisama or makitungo sa mga taong ganito ang attitude dahil mahahawaan ka nila. Hindi lamang sa pakikisama kundi ang pag-iisip mo ng mga negatibo sa mga bagay-bagay kahit hindi pa nangyayari or hindi mo pa naman nasusubukan subalit nag-iisip ka na ng mga negatibong mangyayari. Alisin mo na kaagad ang bagay na ito dahil ito ang magpapahirap sa'yo ng gusto. Ang pagiging negatibo ang nagtutulak sa tao para maghirap ng maghirap. Kaya kung isa kang palaging negatibo, alisin mo na ito dahil kapag inalis mo ito, matatamasa mo ang sobrang yaman dito sa mundo. Ang panglima na magpapayaman sa'yo ng sobra-sobra kapag inalis mo ang bagay na ito sa iyong buhay, ito ay ang wala kang kontrol sa mga bagay-bagay or wala kang disiplina. Alam mo ba na kapag wala kang kontrol o disiplina sa iyong sarili, tiyak malayo ka pa sa pag-asenso. Katulad na lamang ito ng iyong kalusugan, trabaho, kaibigan o kapamilya, dito na papasok ang pagiging disiplinado mo sa buhay. Kapag alam mong meron ka ng sakit, huwag mo nang dadagdagan pa ang iyong karamdaman. At kapag alam mo namang maghihirap ka ng husto sa iyong buhay, huwag mo na itong dadagdagan pa ng another problema. Dahil alam mo ba na kapag wala kang kontrol sa iyong buhay, wala ka rin kontrol sa magiging financial situation or condition mo. Kaya kapag wala kang kontrol sa iyong emosyon, kontrol sa mga plano, ganun din ang magiging resulta kapag meron ka ng pera. Tiyak mawawala lamang ang pinag-iipunan mong milyon-milyon na halaga kung wala kang kontrol or wala kang disiplina. Dapat meron kang kontrol at meron ka dapat disiplina para ikaw ay patuloy na umasenso sa buhay. Ang pang-anim na magpapahirap sa iyong buhay na dapat tanggalin mo na ang mga bagay na ito. Ito ay ang namamanipulate ka ng ibang tao. Alam mo bang dito sa mundong ibabaw merong mga taong manipulator? Kahit alam nilang mali ang kanilang ginagawa, patuloy silang nanghihikayat at nag-aakay ng mga miyembro para lamang sumunod sa kanila ang mga taong ito. Kaya dapat huwag kang padadala sa mga opinyon ng iba kung alam mo naman na sa sarili mo ay meron kang halaga at marami kang plano at pangarap. Kaya kung meron kang pinapangarap sa buhay, isikreto mo ito, dapat kang magdesisyon sa iyong sariling kagustuhan. Hindi ka dapat nagpapadala sa mga sinasabi ng taong nasa paligid mo dahil ang mga sinasabing opinyon nito ay maaaring magtutulak sa iyo sa matinding kahirapan. At ang pangpito na dapat tanggalin mo sa buhay mo na tiyak magpapahirap sa iyo ng husto, ito ay ang negative attitude o kaya naman mga maling gawain na kasuklam-suklam sa Panginoong Diyos. Alam mo ba na kapag palagi kang nagkakasala ng paulit-ulit na tila ba parang pinaglalaruan mo ang Panginoong Diyos? Alam mo ba na mahirap sa tao na maging asensado kapag meron kang malaking blockages or maitim na puso? Kung meron ka pang mga ginagawang masama sa buhay mo, ito ang magtutulak sa'yo sa matinding kahirapan. Kahit marami ka pang pangarap, halit mas marami ang iyong kasalanan kaysa sa iyong pangarap. Kaya bago ka mag-take action sa iyong mga pangarap, linisin mo muna ang iyong sarili. Tanggalin mo muna ang mga mabibigat na kasalanan sa iyong buhay. Alisin mo ang tinik na nakabaon sa iyong buhay na hanggang ngayon ay baon-baon mo. Ito ay ang masasamang kasalanan na hindi katanggap-tanggap ng Diyos. Kung meron kang mga nagawang kasalanan sa iyong nakaraan, huwag mo na itong gawin ngayon paulit-ulit.
Dahil ito ang magiging silbing malaking blockages para maabot mo ang tagumpay. Marami ng mga tao ang naghahangad na yumaman, subalit hindi nila kaagad ito nakakamtan. At napakahirap nilang i-manifest ang mga bagay na ito kahit anong gawin nila sa kanilang buhay. Hi guys, i-share ko sa inyo ngayon ang pinaka mabisang pampaswerte na magpapayaman sa inyo. At ito rin guys, ang i-reveal kong sikreto na nagpayaman sa amin. Hello guys, ngayong video po ay ibabahagi ko sa inyo ngayon ang aking sikreto na nagpayaman po sa amin. Totoong-totoo po ito guys, dahil ito po ay tinatawag na Wishing Prosperity Box. So ito po guys ay pinakasikreto ko po talaga ito. Ibinabahagi ko na po ito sa inyo guys para mabigyan din po kayo ng swerte sa buhay. So ngayon guys, ang laman po ng box na ito ay pinaka-sacred na pampaswerte po ito. Basta ito po guys yung pinaka-mabisang pampaswerte at tanging sa amin nyo lamang po ito mahahanap. Yung kahoy na ito guys ay napakahirap nyo po itong hanapin kasi meron na po itong mantra na nilagyan po naming pampaswerte bago po ito makarating sa inyo. So, bago po tayo guys magsimula, ibabahagi ko po sa inyo na dapat meron po tayong red pouch, pati na rin po ang ating papel at ballpen. Kailangan po natin dito ng ballpen. So, ngayon guys, ito po ay available po sa aking Shopee store. Kung nais nyo pong magkaroon itong aming Prosperity Wishing Box. Ito po guys ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos. Dahil ito po guys ay pinaka-powerful na dapat meron kayo nitong box na ito. At meron po ito guys laman na papel at ito po yung laman ng papel niya guys. So hindi na po kayo guys kailangan magsulat nito dahil meron ko na po ito guys sinulatan na ganitong sulat na money comes to me, money comes to me. Money comes to me, money comes to me. Apat na beses po yan at meron po tayong dollar sign. At dito po guys, makikita nyo meron pong nakalagay ditong full name, birthday, date and signature. At dito nyo po guys, ilalagay yung inyong buong pangalan po. Lalagay nyo po dyan yung inyong pangalan, yung birthday at yung inyong signature guys. At yung petsa kung kailan po kayo nag-fill up nitong ating papel. Kapag natanggap nyo po ito guys, huwag nyo po munang sulatan. Ang gawin nyo po, hawakan nyo po muna ito. Ganun din po, iibabaw nyo po ito dito. At magwi-wish po kayo guys, bago nyo po ito susulatan. Bahala na po kayo guys kung anong wish nyo sa buhay. Kung gusto nyo pong magkaroon ng maraming pera. Kung gusto nyo mabigyan ng katuparan ang bahay at lupa sa inyong buhay or pamilya. Lahat po ng kahilingan nyo guys, ilagay nyo po dito. Dahil ito po yung nagpabago ng aking buhay guys. Totoong-totoo po ito guys dahil ito po yung aking pinakasikreto. Kapag meron po kayo nito guys, talagang mabibigla po kayo sa abundance ng inyong buhay. So ito po guys gagawin natin. Lagay nyo po yung pinakahinahangad nyong halaga ng pera dito sa ibabaw ng dollar sign. Halimbawa po gusto nyo pong magkaroon ng 100 million pesos. So, ilalagay nyo po yan dyan, guys. 100 million pesos. So, hayaan nyo lang, guys, itong dollar sign kasi nakalagay na po talaga yan dyan. Ibig sabihin po, money magnet po ang sign na yan. Lagay nyo po yung pinaka-wish nyo pong pera. Lagay nyo rin yung inyong full name, yung inyong birthday, at lagay nyo rin dito yung date at signature nyo po. So, napaka-easy po guys, yung wini-wish nyo po, ilagay nyo rin po yan dito sa loob ng kahoy na ito. So, hindi ko po sasabihin kung anong klaseng kahoy po ito guys, basta ito po ay available lang po sa amin at ito po yung nagpayaman sa akin po or sa aming pamilya. So, ititiklop po natin ito guys ng paganito. Tiklop nyo po ng ganyan at ganyan po. At ilalagay din po natin ito ng isasabay po natin yan dyan ilalagay sa loob ng kahoy. So ayan, ganyan po yung tamang pagtupi nito guys. So huhubarin po natin ito at lalagay po natin yan dyan guys. Isasabay po natin yan dyan. So alam nyo ba guys, ito ay pinakasikreto ko sana. Shinare ko po ito sa inyo para ma-share ko na po sa inyo kung ano talaga po yung pinakasikreto ko para mabilis pong
mamanifest yung aking kagustuhan sa buhay. So kapag nalagay nyo na po yan dyan guys, ilagay nyo na po yan dito sa wishing prosperity box natin. So ayan na po guys yung ating wishing prosperity box. So ito po guys ginawa nating papel. Tatalab lang po ito kapag meron po kayo nitong kahoy nitong paglalagyan natin at tanging sa amin nyo lamang po ito mahahanap. Kahit maghanap po kayo nito sa iba, wala po kayong mahahanap nito kasi meron na po itong positive mantra at affirmation na magbibigay sa inyo ng kayamanan. At pwede nyo rin dito guys ilagay dito sa red na pouch. Kayo po ang bahala kung gusto nyo pong dalhin ito sa inyong mga bag or sa inyong trabaho. Lagay nyo lang po yan dyan sa loob ng red pouch. Pero kung kayo po ay talagang nasa bahay lang, pwede rin pong dito lang nyo ilagay. Saan nga ba po ba ito guys pwedeng ilagay? Kung ito po ay nakalagay sa red pouch, ilagay nyo po ito guys sa inyong mga bag. Pwede rin po kung meron kayong malaking wallet, lagay nyo po yan. Ito po guys, walang expiration ito. Huwag nyo na pong gagalawin yung sinulatan nyo habang buhay nyo na po ito guys. Pwede nyo rin po itong ipamana sa inyong mga anak or sa inyong mga apo. So balit yung mga magtatanong naman, paano nga ba pag sa bahay lang? So ayan, aalisin po natin itong red pouch kung nasa bahay po kayo. Lagay nyo po ito guys dito sa itim na box. Ang box pong ito guys ay nakalagay na po yan dito. So hindi na po kayo maghahanap nito kasi libre na po ang box nito sa amin once na nag-order kayo nito at libre na rin po ang red pouch. Kapag nasa bahay lang po kayo guys, ganito po yung dapat nyong ilagay. Nakaibabaw po yung papel at nakasarap po siya sa red na ribbon. Huwag po kayong mag-alala guys kasi kumpleto na po tayo. Mag-fill up na lang po kayo dito ng susulatan yung pangalan, birthday, perma at date. So lagay nyo lang po yan dyan sa box guys at isara nyo po ito. Ilalagay nyo po ito sa parte ng bahay nyo kung saan sagradong lugar, pwede pong cabinet, sa inyong kwarto, yung kayo lang po ang dapat nakakakita. Siguraduhin lamang po guys na hindi ito mabuksan ng ibang tao. Kung maaari po ilagay nyo ito sa inyong pinakasagradong bag o kaya naman sa mga pinaglalagyan nyo na mga box, mga pampaswerte, pwede nyo po itong ilagay guys. Ipapamana nyo po ito kahit kanino, pwede po sa inyong kapatid, pwede po sa inyong mga magulang, sa inyong mga anak or mga apo. So kung nais nyo po guys magkaroon itong ating wishing prosperity box, ilalagay ko po yung link nito dito sa comment section. Ito po guys ay 1,000 pesos lang. Limited stocks only po, meron lang po tayo nitong kakaunti. So paunahan na lang po kayo guys kung nais nyo pong magkaroon nito dahil ito po talaga yung nagpayaman sa amin. Totoong totoo po ito guys, hindi po ako nagbibiro. Tanging sa amin nyo lang po ito mahahanap. Huwag po kayong gagawa nito guys na kayo lang po yung gagawa. O gagayahin nyo lang po ang aking ginawang papel kasi magkakabaliktad po lahat ng inyong hinahangad. Imbis po na swertehin kayo, ay pwede kayong maging bad luck. So kaya huwag po kayong magsasariling gumawa nito. Ito po guys ay pinapakita ko lang sa inyo para magbigay ito sa inyo ng example kung paano nyo pipilapan yung papel at kung paano nyo ito gagawin sa loob ng box after nyo pong matanggap ang prosperity box na ito. So paunahan na lang po kayo guys o pwede rin po kayong tumawag sa aking cellphone number, lalagay ko po dito sa screen na 0910-025-7566. Tumawag lang po kayo guys o i-click yung aming Shopee store or Shopee link dito sa comment section. Ilalagay ko po yung link ng aming Shopee store guys. Ito po guys is 1,000 pesos lang. Limited stocks only po. Sana magkaroon na kayo nito. Lifetime nyo na po itong magagamit na pampaswerte. Pwede rin po kayong magregalo nito sa inyong mga kapatid, mga magulang. Pwede nyo rin po silang regaluhan nito. So yan lamang guys. Maraming salamat po. Sana ay nakatulong ako sa videong ito po. God bless and more blessings.